tuturuan ko kayo kung paano magluto ng radish soup na napakasarap nito. Tatlong ingredients lang or apat na ingredients lang, hindi napaka ano, mahal. So etong gagawin natin. So eto yung mga ingredients natin, guys. Sasabihin ko sa inyo mga ingredients natin ngayon. So ayan. Dito tayo magluluto. Ayan, nakikita nyo. So, tara. Samahan nyo ako ngayon, guys. Ako, kakailanganin lang natin ay ang konting beef. Yan po ay beef na tinatawag. Konti lang. Ayan, chinak ko lang siya. Now po, ang kailangan natin mga ingredients. Kailangan natin ng beef. Konting beef lang, guys. Ayan, kagaya ng ganyan. Kung wala kayong ganyan na beef or gumawa lang kayo na. Yan ang ating ingredients. Siyempre, kailangan natin ng beef. Sa beef naman, ang ating pagano, kailangan yung malambot, kailangan yung tenderloin. So, mahirap yung tenderloin hanapin kasi napakamahal niya, guys. So, kung ano na lang yung ano, brisket or yung mga mas malapit ng yung basta malambot siya. Hindi kailangan yung mga maano kasi yung texture niya madali lang natin. Dapat siyang maluto. So, ayan. Hindi yung mga pangnilaga. So, ganyan. I-cubes nyo ng ganyan. Yung inyong mga ano, cubes lang na maliliit. Kung meron naman kayong giniling ground beef, pwede rin yung guys para mas madali. Siyempre, kakailanganin natin ng radish. Ayan po ang radish natin. Ganito po yung pagkahiwa ng radish para madaling maluto. So, ganyan. Konti lang din yung portion niya. So, yung radish, Korean radish po ang gagamitin natin para yung lasa niya iba kasi. Pagka radish ng Filipino radish, labanos, is masyado siyang matapang. Hindi siya pwede dito yung amoy. Ito, less amoy siya at saka yung lasa. Patok. Ito, kailangan din natin lick. Hindi nawawala sa ating lutuin ang lick. Kailangan po na natin ng lick kung wala tayong ano. So, ito yung kailangan. And then, ang green chili or whatever. Kung wala kami may bata, bawal yan, tanggalin natin, guys. Siyempre, kailangan din natin ng sibuyas. Nakalimutan ko lang yung sibuyas later. Kailangan natin ng soy sauce. Kailangan natin ng sesame oil. Kailangan natin ng black pepper. At ang tak 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 tak. So, ayan. So, kailangan din natin ng ganitong pot. Kung wala kayong pot na ganito, guys, okay lang. Pero kung meron kayo, guys, ganito yung ceramic siya. Ayan. Pinangluluto talaga nila yan, guys. Bakit dito sinasabing masarap magluto, guys? Kasi ito, guys, parang pot siya, clay siya, di ba? Yung clay sa atin, masarap magsaing, di ba? Pag Pilipino tayo, masarap magsaing sa clay. So, ito, ganun din yung traditional nila. At saka ito pa, kapag banayad lang yung init, guys, kumukulo pa siya kahit napatayin nyo na yung init. So, make sure na kayo, pag nagluto kayo nito, is konti lang yung apoy, okay? So, magagayit muna ako ng sibuyas, nakalimutan ko. So, back to you. Kompleto na. Ayan na yung sibuyas na hiniwa. And then, garlic pala. Kailangan natin na minced garlic. So, ayan lang ating ingredients for today. So, let's cook na tayo, guys. So, bubuksan lang natin ang ating kalan ng... Wait! Take 2, take 3. Yan. So, ayan. Ayan, nakikita nyo, medium fire. Napakahina niya, guys, oh. Kasi ito mag-iinit siya. And then, after niyan, guys, ilagay na natin ang ating beef. Beef, ganyan lang siya, guys. Beef. Ayaan lang natin siya mag-ano na yung beef natin, guys. Ayan, ganyan. Ganyan ang pagsalsang. Pagsalsang. Mabilisan lang po to, guys, kasi napakabilis lang ng lutuin natin for today. Kayang-kaya po ng mga nanay, ng mga beginners, ng mga ano dyan, na hindi po professional cooker po tayo. Hindi tayo professional. Yung mga simpleng pagluluto lang is kayang-kaya na po natin yan, guys. So, ngayon, guys, ayan, habang niluluto nyo pala ang inyong beef, guys, ayan, kailangan budbura ng konting paminta or ang black pepper. Kung may mga bata po kayo, guys, iwasan nyo siya kasi ano, yung bata po kasi is na ano po siya, di ba, na anghangan. So, pag may mga bata, pero pag may matatandang kakain, mas masarap yon. The better manghang, kailangan din naman natin ng hot sa katawan para tayo uminit. Eto, lalagyan na natin siya ng otoge sesame oil. Eto yung pang prito natin. Panggisa. Imbis na oil, yung canola oil, whatever oil, ito po yung maganda kasi bakit? Yung amoy niya po, manunuot po dito sa ating beef. Yan po siya. Antayin lang natin siyang maging sangkutsa. Ang tawag ng sangkutsa. Ganyan po talaga yung pot na to. Ano siya? Nagaganyan siya. Yun ang kagandahan niya. Pag diyan ka nagluto sa pot na yan, guys. So, babalikan lang natin yan. Pakikita ko sa inyo mamaya. Pag ano na, brown. Binalikan na natin siya, guys. Ganito yung tsura niya. Pero magiging brown pa siya. Pakinggan nyo ang talamsik. Ayan, tatalamsik siyang ganyan. Ay, guys, pag nandirito kayo sa ano na to, guys, yung amoy niya talaga napakabango. At saka yung sesame oil talaga, nanonood siya talaga. Perfect for this
kind of beef. At saka guys, masarap din yung beef guys. Yung beef lang siya. And then parang rinay mo lang siya ng konti. May juicy pa. And then lalagyan mo ng sesame oil with salt. Papakita ko susunod sa inyo. Tawag nun ay beef steak. Na napaka-simple. Okay? Simple lang mga lutuin natin ngayon guys. So ayan. Sangkutsa na siya. Kailangan masangkutsa siyang maigi. Makita niyo yung mga juiciness niya yan. Yan. Kailangan din sa beef natin malambot ha. Para kasi ganyan talaga siya guys. Malambot dapat yung beef natin. Hindi kailangan yung mga beef na panlaga o yung pagparis-paris ha. Hindi yun kailangan guys. Pagka bibili kayo ng beef na malambot, tenderloin po. Yun po ay medyo choose, medyo pricey siya. Napakamahal niya. Pero malambot po talaga siya. Pagka ano niya po yata, brisket yata yung pangalawa. So yun, kung walang ganun na available. So basta't bibili kayo, tenderloin. Kasi napakalambot niya. Chewable. Ganun po siya. Kung may nagtatanong naman po sa akin sa aking vlog, may nagtanong po sila, Malago Cheesemakers, paano mo naman natutunan ng lahat ng mga yan? Hindi ka naman Korean. So, syempre guys, tayo noon ay mga, ano tayo guys, nangamuhan tayo ng mga Korean. So, ayan, natuto tayo sa lahat ng bagay. So, yun talagang habol ko noon. Ayan, nang matuto sa kanilang mga tradisyon na luto. Ayun, at saka syempre guys, pag natuto ka ng lutuin, kung mahilig ka talagang kumain, pagaya ko, marunong ka magluto. Yun lang po. Alam nyo guys, pag marunong kayo magluto, marunong kayo mag-experiment, guys, hindi kayo magugutom sa lahat. Lahat. Guys, ha? Hindi kayo magugutom sa mundo, guys. Kaya, tamang diskarte ng luto. So, ayan guys. So, hintayin natin siyang maging maayos. Bango na niya. Grabe bango guys. After niya gumaganyan na siya, guys, lalagyan na natin ng water. Ito yung soup na natin. Lalagyan na natin soup. Huwag natin masyadong dadamihan kasi baka umapaw, guys. Kasi may mga vegetable pa tayong ilalagay. So, this is it. Okay? And then, hindi pa tapos yan, guys. Ito, habang pakukuluan muna natin, kailangan na natin ilagay ang ating minced garlic. Ang technique, guys, sa minced garlic, guys, kailangan magdurog na kayo ng mga garlic, guys. Kung mayroon kayo, ilagay nyo na para madali pagka kayo ay nagmamadali, magluto, kailangan naka-ready na, diba? So, yung mga busy mom, kagaya ko, ayan. Ito, yan, guys. Ang ating chopped onion. White onion po ang nilalagay kay kasi ito po yung perfect niya, yung color niya. Color white lang siya, guys. Ayan. Kasi sa onion, guys, masarap din, guys, to, guys. So, ayan. O, diba? And then, guys, syempre, lalagyan na natin siya ng konting size. Konti lang para yung, ano, yung color niya is, ano lang, ox na. Ganun lang, mga tupatak. Sangkatutak. Ganun. Michael B. Ikaw ba yan? So, ayan guys. So, ayan lang natin siya tatakpan na. Ay, ilalagay na pa rin pala natin ang ating... Wait a minute. Ito, ang ating radish. Ilagay natin ang radish natin guys. Kasi, papakuluan na natin yung radish natin. Okay? Papakuluan na natin ang ating radish. Ang main ingredients ay ang radish. So, napakasustansya nito guys. Pwede rin to sa mga hangover. Yung mga mister niya mga nag-inom. And then, kinabukasan, lasing yan, mga hangover nila. Ipainom nyo to sa kanya, tiyak, yung ulirat nila, guys. Ay, magigising. Tatry ko nga. Yung mga lasing ko. Pwede rin sa mga girls yan. So, takpan lang natin, set aside lang natin. Hintayin natin siyang kumulo, maybe 5 minutes. And then, balikan natin. Kumukulo na siya. So, tatanggalin natin yung bula-bula. Ayan. Yung bula na yan, tanggalin nyo. Ayan, yung itsura ng bula na yan. Is dumi daw siya. So, tatanggalin nyo para talagang maganda siya. Tanggalin natin ang bula. Di ba, pag bumubula, mahirap. Pagkaya ng bumubula ang bunga nga. Pag bumubula yung bunga nga mo, ano yun? Madaldal, di ba? So, yan, tanggalin lang natin yan, guys. So, hintayin lang natin siya. Di ba, napakasimple lang ng lutuin na to, guys. Pwede mong iwanan habang nagluluto ka kasi habang may ginagawa ka, similar from the nilaga. Pero ito yung radish yung ginamit nyo guys. So, maiba naman. Ganon sabi niya. Maiba naman. Ganon. Siya guys. Ayan na. Kumulo na siya. Nakikita nyo ganun niya siya guys. Ayan. Ayan ang itsura niya guys. So ilalagay na natin ang ating kunyang. Ang ating green bell pepper. Ang ating green onion leek. Onion leek yan guys. So, yan.
Kasama na yung mga ano dyan, ah. Papanghang, pampaanghang. So, ayan. Ayan, dapat ang itsura niya, guys, ah. So, as you can see, and then, turn off na natin. So, yan. Yan ang itsura niya, guys. Ang ating radish or ang ating, ano yun, labanos soup. Labanos soup. Ayan, labanos. Beef labanos soup. Ayan, di ba? Napakasarap, guys. Tingnan yung may geso. In a minute lang, guys. Ayan, napakasarap na. Ayan na tayo, guys. Tapos na tayo. Ayan. As you can see, ayan. Tingnan nyo naman. Kaliit lang ng bowl, oh. So, yan. Don't forget to like my video. And comment below kung ano pang mga gusto nyo pang lutuin ko, guys. And then, please subscribe sa mga. Okay? Like. And thank you so much. Happy day to all of you. Sana I hope magustuhan nyo ito, guys. So, bye-bye. A few moments later. Ayan, guys. So, kumukulo pa siya. Pero patay na yung ano. Patay na yung gas ko, no? Patay na yung gas, pero kumukulo-kulo pa siya. Sabi ko sa inyo, ganyang kaganda yung pot na to. Ayan, kumukulo-kulo pa siya. O, patay yan, ha? Patay, o yan, o. Kumukulo siya. Tingnan nyo, see? Kumukulo-kulo siya, pero patay naman yung ano, o, diba? Ibig sabihin yan, is mainit. Achoo, mainit pa yan. Yan, napakainit ng bowl na yan. Ayan, ayan, maganda tong bowl na to para paglutuan, guys. Ayan, o. Para siyang pot. Ayan, kumukulo-kulo-kulo siya. It's a magic, kumukulo siya. Kahit na wala siyang apoy. So, this is a magic pot. So, ayan. Gamitin niyo itong magic pot na to, guys, para ang pagluluto niyo. Ayan, tuloy-tuloy ang init, oh. Oh, grabe, ilang minutes na yan. Ganyan pa rin yan, di ba? Sabi ko sa inyo, ayan, oh, kumukulo siya. It's a magic. Hindi siya daya. Ayan, oh, ayan, oh. Kumukulo-kulo-kulo-kulo-kulo-kulo-kulo. Walang cut yan. Tingnan niyo, oh. Oh, kahit napakita ko pa yan, oh. Oh. Pakita ko pa yan, oh. Diba? Kita nyo? Kumukulo, oh. Walang, ano, kumukulo siya. So, diba? It's natural.